Pirma na lamang po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kailangan para tuluyang maipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa October 2023. Kaunday po niyan, mga kapanayam natin, COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ivan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin. Chairman, sabi po ni E.S. Lucas Bersamin, malaki raw po ang tsansang pirmahan ng Pangulo yung panukalang i-postpone yung barangay at SK elections. Ano po ang mga hakbang ng COMELEC kung maisa sa batas ngayon? May balita po tayo na maaari ngayong araw na ito, tama po Sir Ivan, ay mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo yung panukalang batas na magpo-postpone ng barangay and SK elections. Subalit kami po sa COMELEC ay napagdesisyon na namin na tuloy-tuloy pa rin po yung aming gagawin, yung pong aming pag-iimprenta ng balota na nakakailang milyon na po hanggang sa araw na ito, mga 4-5 milyon na po, ay itutuloy po namin. At ganoon din po naman yung aming pag-procure ng tinatawag na mga election paraphernalia na gagamitin natin sa araw ng election kung sakaling ito man ay ma-reset sa susunod na taon. Kinakailangan po yun sapagkat ang sinasabi lamang po naman sa atin ng batas ay halimbawa kung magiging batas yan ay reset ang election o postpone ang December 5, 2022 election. Mm-hmm. Balit hindi naman po sinasabi sa amin na kami huminto sa paghahanda o pagpe-prepare para sa election na darating anumang pong date ang schedule po dyan. Ibig sabihin, kahit po i-reset yan, pwede naman po kami mag-prepare ngayon pa lamang para sa election na i-reset po. Opposite scenario lang, Chair. Ano naman kaya ang magiging mangyayari kung sakaling i-veto nga ng Pangulo itong pagpapaliban naman ng barangay at SK elections? Kayo po yung aming kadahilanan kung bakit hindi kami tumitigil sa paghanda sa iban dahil katulad nga po niyan kung sakasakaling halimbawa at hindi po payagan ng ating pangulo yung panukalang batas na yan, take note po ng aming filing ng candidacy October 23 to 29 at yun po ang kadahilanan kung bakit inadjust namin yung filing upang mabigyan ng pagkakataon ang ating political departments para pag-isipan yung pagpapareset o pagpapapostpone o itutuloy ba ang SK barangay election. And therefore po, yung pong lahat po ng mga na bili namin at the same time yung lahat ng mga preparasyon namin ay preparasyon po yan para sa December 5, 2022 election. So matuloy right. O hindi, andyan po lahat yan at nakahanda po ang COMELEC. Okay, either scenario yon, nabanggit nyo nga po, either way, handa ang COMELEC. Yung mga balota lang, Chair, hindi naman ho ito masasayang ano, dahil yung same names pa rin ang mga kandidatong nandun. Sir Ivan, ano po, dahil tayo ang barangay ng SK election. Manual nga pala, yes. Manual po. Mm-hmm. Dahil po dyan ay isusulat po ng ating mga botante ang mga pangalan ng mga kandidato. At syempre malalaman pa natin yung mga kandidato pag nag-file sila ng candidacy. Yun din po yung kadahilan ng Sir Ivan kung bakit natin nireset ang filing ng certificates of candidacy sapagkat kung yan ay natuloy, itong October 6 right. to 13 na filing natin, tapos wala pang batas, ay nagkaalaman na po kaagad sa bawat barangay kung sino yung mga kandidato, baka po isang taong hindi mag-usap. Mm-hmm. Yung lahat pang magpa-file ng candidacy, magkakamag-anak, magkakapitbahay at magkakaibigan dahil kaalaman na kung sinong mga magkakalaban sa barangay ng SK elections. Chair, paano higpitan ng COMELEC yung pagtanggap ng COC para maiwasan na yung mga SK candidates na overage? Nako, sa amin pong panukalang guidelines na ipopromulgate po namin by next week, yung pong mga mag-a-attempt mag-file ng mga certificate of candidacy sa SK, ito po doon sa mga nanonood, nakatutok dito sa unang irit, na kapag po kayo sa aming base sa aming record, sa ating voters registration record, ay talagang overage, lampas ng isang araw sa 24 na taon, sa mismong araw ng eleksyon kung kailan man ito marireset o kailan ito nakaset, eh hindi po namin tatanggapin ang certificates of candidacy, Sir Ivan. Mm. Noong po kasi nakaraang halalan para sa SK, eh kami po yung nakatanggap ng 6,000 petisyon para sa pagpapadisqualify o pagpapakancel ng kandidatura ng mga kandidato na sobra sa edad. Eh para maiwasan po yon, kami po mismo na ay mag-refuse. Hindi po namin tatanggapin yung certificates of candidacy ng mga kandidatong yaan na sobra sa edad base sa ating umiiral na batas. Reaksyon na lamang po ninyo, Chairman, sa ilang grupong nagsasabing banta daw sa demokrasya yung muling pagpostpone sa barangay at SK elections. Kami naman po sa COMELEC, syempre kami po yung tagapagpatupad ng batas. Yung pong komento dyan ay i-reserve ko na lang sa mga sa isang sa political aspect. Kami po, matuloy o hindi, ituloy nila o hindi, naandyan po ang commission election. Basta po, ang importante ay nakahanda po ang inyong commission election upang magpatupad ng batas sa pag-hold po ng halalan. COMELEC Chairman George Garcia, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts
sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.